Yan, okay. Isang magandang araw sa lahat. Binabati ko ang bawat isa na sana kayo ay nasa maayos na kalagayan. Okay, ito ay pagpapatuloy lamang ng ating pag-aaral sa kasaysayan pa rin ng panitikan. Kung nais nyong balikan ang mga naunang talakayan, ay hanapin lamang sa aking personal na YouTube. Ngayong araw ay sisikapin natin na mailarawan ang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng liberasyon o sa panahon ng kalayaan. Ano ang sistema ng panitikan nang tayo ay tunay na naging malaya? Ganun din ay magkakaroon tayo sa mga susunod na linggo ay pagtalakay sa anyo ng panitikan sa panahon ng bagong lipunan, panahon ng kontemporaryo at sa pananaliksik hinggil sa panahon ng modernong panahon. Sige, hindi na natin ito papatagalin pa. Alam ko na nabiting kayo sa mga baliktanaw na ginawa natin, hindi lang sa kasaysayan ng panitikan, kundi pati na rin sa mga madudugong labanan na sa pagitan ng mga mananakop sa bansa. Nakaraang talakayan ay patungkol sa digmaan ng Hapon at Amerikano. Yan. Sa panahon na ito, sa panahon ng kalayaan ay nagsimula sa taong 1945 hanggang 1772. Karaniwan sa inyong mga nababasang aklat, ito ang panahon ng kalayaan ay tumagal hanggang 1985. Pero sa kaming mga guro sa panitikan, ibinubukod namin kasi ang 1972 ay nagsimula ang martial law o ang bagong lipunan. Binubukod namin iyon kasi may ibang bukha ang panitikan sa panahon ni Marcos. At medyo hahaba ang diskusyonan kapag pinagsama namin ang panahon ng kalayaan at panahon ng bagong lipunan. Sabi ni tawang salita ni Douglas MacArthur na sabi niya siya ay babalik o yung quotation na I shall return. Sa mga salita na ito, ito yung pinanghahawakan ng mga Pilipino at Amerikanong na pasakamay noon sa panahon ng mga Hapones. Bumalik ba si Douglas MacArthur? Ito yung actual footage ng pagbabalik ni Douglas MacArthur. This is the voice of freedom. People of the Philippines, I have returned. By the grace of Almighty God, our forces stand again on Philippine soil. Yan, ito ang actual footage nung bumalik ang salaysay sa pagbabalik ni Douglas MacArthur. This is the voice of freedom. People of the Philippines, I have returned. By the grace of Almighty God, our forces stand again on Philippine soil. Soil consecrated in the blood of our two people. The hour of your redemption is here. Yan, nung narinig yan, nung umalat yan sa mga radyo at pamahayagan ay nabuksan muli ang pagtitiwala ng mga Pilipino sa mga Amerikano. At parang nagkaroon pa rin ng ideya na tayo ay magiging malaya muli sa tulong ng mga Amerikano. Sunod, sa buwan ng Hulyo sa 1944, inaniyayaan ni President Roosevelt si MacArthur upang magkita sila sa Hawaii. Ang dahilan nito ay kanilang pagpaplano upang maging maayos ang pagbalik ng poder ng Pilipinas sa mga Amerikano. Ganun din ay mapagplanuhan ang magandang paglaya at pagpapalaya sa Pilipinas. Sa bataan, ang taon na ito ay ang mga sundalo ay na nakaligtas sa Death March ay halos naubos na kasi labis pa rin silang pinahihirapan, walang sapat na pagkain, unti-unti pinapatay ng mga sakit. Yan. Sa mga sumunod na buwan ay ang pagbalik na ng grupo ni Douglas MacArthur sa Pilipinas. October 20, 1944, yan, dito na nagtakang bumalik ang mga Amerikano sa Pilipinas. Dala
ang iba't ibang kaalyadong bansa upang pabagsakin ang Hapon sa Pilipinas. Yan, kaya sa Leyte, makikita natin ang Landing Memorial Park ni MacArthur. Yung tinatawag nila Memorial Park for Fulfilled Promise. Yan, kasama ni, ano dyan, ni Douglas MacArthur si Pangulong Osmeña. Yan, sa makatuwid ay tinupad ni Douglas MacArthur ang pangako niya sa ating bansa. No, ito yung biggest comeback of all time. Hindi yung pagbabalikan nyo ng jowa nyo. Joke lang. Ayan. Yan, sa mga iba pang detalye ay ano nyo na lang, itanong nyo na lang sa AB Pictures nyo. Ang ating pagbabahagi ng ilang tala sa kasaysayan ay may laging patungkol sa panitikan. Bakit ko ibinabahagi ito? Kasi doon tayo hugot ng mga konsepto na maaring paksain ng mga panitikan. Yan. At dito na nga, nag-umpisa ang paghihiganti ng mga Amerikano at tinatawag nating mga bagong mesiyas. Kaya Pebrero 1945, nang bumalik ang mga Amerikano sa Pilipinas, muling lumakas ang kanilang pwersa at natalo nila ang mga Hapones. Patagumpay na muling nabawi ng mga Amerikano ang Pilipinas sa kamay ng mga Hapones. Sa taon na ito ay tuluyan na napaalis ng mga Amerikano ang Hapones. Walang katapusang paghanga, pagpapasalamat at pagkadakila ng mga Pilipino sa itinuturing nating bagong mesiya ng bansa, ang mga Amerikano. Ano palalong ipinagkaloob ng mga Amerikano ang tulong nila, no, yung mga pangangailangan ng mga Pilipino sa pagkain, sa damit, sa gamot at marami pang ibang uri na pagtulong para sa mga taong may malaking danas sa kasagsagan ng digmaan. Yan, sunod, ibabahagi ko rin ang ilang detalye patungkol sa samahan ng mga grilya noon, ang Hukbalahap o kilala sa tawag na Hukbong Bayan laban sa mga Hapon. No, yung pagpasok ng mga Hapones sa Pilipinas, nabuo agad ito nung dinideklare na nila sa Kumpin ang bansa ay nabuo na ang samahan ng grilya sa pamumuno ni Julian Felipe. Kaya 1941, meron na hukbong samahan ng mga Pilipino, mga sundalo na kabilang sa grupo ng Hukbalahap. Yan, maraming pangalan na kinala sa Hukbalahap na dyan si Luis Taruk, si Castro Alejandro, si Julian Peleo, si Pedro Abad Santos. Yan, sabi ng guro ko sa dati sa AP, si Luis Taruk daw ay lululohan ni Jay Taruk. Layunin ng Hukbalahap ay mapabuti ang kalagayan ng mga dukha at dukhang Pilipino sa kamay ng mga Hapones at paglaban sa mga kalupitan na ginagawa at pamumuno ng mga Hapones. Alam naman natin na sobrang pinakamalulupit na mananakop yan. Yan. Ano pa? Ang mga iba-iba yung strategiya na ginawa nila sa panahon ng Hapones. Ano pa? Iba-iba yung strategiya nila sa paraan ng paglaban nila sa panahon ng Hapones. No, may maraming surprise attack para magkaroon ng sistemento ang mga tao para sumanib sa kanila. Ano pa? Mga democratic na pag-aalsa. Kasi gusto nila na ang kanilang samahan ay may democratic na pamamahala. Gusto nila pusain yung puppet government na umiiral sa panahon na yan. Pagdating sa ekonomiya, tinutulungan nila ang mga Pilipino, lalo na ang mga walang tirahan. Kinukuha nila mga lupa at binibigay sa mga walang tirahan. Sa ekonomiya, gusto nilang puksain ang mga magnanakaw na mga may pangalan. Ano pa, sa Hukbalahap, dito nagkaroon ng mga grilyang babae, mga sundalong babae, no, yung mga tinatawag na commander. Ayan, ito yung sila. No, baka hindi kayo familiar sa Five Badass Pinays. Kasi ang Hukbalahap ay nagtitrain sila ng mga babae
na lumaban sa mga kasilabakit. Kasi ang mga babae doon kapag ka medyo ay medyo mapupusok at walang kayang hindi kayang lumaban, maaabuso sila. Maraming forma na pang-aabuso sa mga kababaihan. Ginagawang comfort women. At kapag ikaw ay nadakip at nagplanuan mong tumakas, hindi sumunod sa kanila, mga babae, pinapapangit yung mukha. No, tatapyasan ng suso. Yan, sasaksakin ng bayoneta. Pa, may mga pulisa, hukbalab kasi may mga ano sila, paaralan na nagtuturo ng political theory, mga military tactics. Para sila yung mga victor magtanggol para sa mga may hirap. Ano pa, hindi sila dineklara na katulong ng mga Amerikano sa pagkakaroon ng kalayaan sa Pilipinas. Yan. Kaya maraming nagagalit na miyembro ng Hukbalab kasi hindi sila itinuring na bayani ng Pilipinas. O, sino ba nagtuturo? May mga aklat ba na nagsasabi na sila ay naging bayani? May naitulong sila. Tunay na may naitulong sila pagdating sa kakaroon ng kalayaan. Siguro, may mga naging mapang-abuso lang kasi maraming babasahin na sinasabi sila ay mamamatay tao talaga. Nagnanakaw ng yaman ng iba. Di ba? Abusador. Nagkasala rin sila sa batas. Kaya ang iba ay tinuturing na taksil sa Pilipinas. Sa panahon ni Asmenya, pinaguhuli niya ito. Ano ba ang Hukbalhap? Iba ito sa CPP, NPA, sa panahon ng Marcos. Iba iyon, yung Communist Party of the Philippines, New People's Army, iba ito sa Hukbalhap. Iba kasi, inaano nila ito, iniugnay. Yan. Ano pa, higit na nagustuhan ng mga Pilipino ang ipinangako ng Pangulong Roosevelt ng Amerika na babayaran ng Estados Unidos ang maraming buhay at mga ari-ari ang nawasak sa panahon ng digmaan. Lahat ng biktima ng digmaan dito sa Pilipinas ay bibigyan nila ng tulong. Ano pa, yung pagsunod sa Tynings-McDuffie Act. Matapos ang 10 taon na pagkontrol ng pamahalaan ay magiging ganap na malaya ang Pilipinas. Kaya tuluyang nang nagbitaw sa ang poder ng mga Amerikano sa Pilipinas. Kaya naitatag ang ikatlong republika ng Pilipinas no matapos ni Pangulong Osmeña kasi nung kasagsagan ng 1944 to 1945 nabalik yung pamahalang Commonwealth at si Osmeña ang naging pangulo kasi nga si Manuel L. Quezon ay namatay sa sakit. No, kaya siya ang naging pangulo. Hulyo 4, 1946, ay ganap ng naging malaya ang Pilipinas sa kamay ng mga Hapones. No. Bakit June 12 natin ito pinagdidiriwang? Kasi pinag-utos ni Diosdado Macapagal na ilipat sa June 12. Kaya niya ito inilipat para ang July 4 ay para sa pagdiriwang ng pagkakatatag ng Republika ng Pilipinas o yung Philippine American Friendship Day. Ayan. Kaya tuwing June 12 ay ano na binibigyan natin, nagsasagawa tayo ng pagpaparangal o binabalikan natin ang mga mahalagang pakikibaka ng mga bayani noon, no, yung pakikibaka natin sa mga mananakop. Yan, tandaan, anim ang naging pangulo ng ikatlong republika ng Pilipinas mula kay Manuel Rojas, sinundan ni Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos B. Garcia, Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos. Yan, sinubukan kong mag-research ng ilang mga ng magagandang ambag ng mga pangulo o mga naging pangulo ng Pilipinas sa panahon ng ikatlong republika. No, lahat sila ay may iba't ibang programang ipinapatupad upang maging maganda at maiayos ang pamumuhay ng mamamayan, maiangat ang ekonomiya ng bansa. Kaya mas umunlad tayo, no, yung kahirapan sa digmaan mas natutugunan naman, no, pero si kahit naman sinong pangulo lang may kahirapan na kaakibat sa kanilang panahon.
o hindi maunlad ang ekonomiya sa kanilang panahon. Yan. Pisa natin kay Manuel A. Rojas. No, ito yung mga naging programa niya, pagbabawal sa kilusang hukbalahap upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng bansa. Pagpapatupad ng mga reformang pangsakahan. Pagtatag ng Rehabilitation Finance Corporation. Layunin ay magpautang upang makapagnegosyo at magkaroon ng sariling tahanan. Pagpapatibay ng batas na nagtadhana ng 8 taong malayang pakikipagkalakaran ng Pilipinas sa US. Yung Bail Trade Act o yung Parity Right, pagbibigay ng halos pantay na karapatan ng mga Amerikano at Pilipino sa paglinang ng paggamit ng likas na yaman sa bansa. Pagsapi ng mga nagkakaisang bansa, United Nations, pagpapautang ng Philippine National Bank, PNB, sa mga magsasaka para sa puhunan ng pagsasaka. Maraming tumulong sa mga may hirap na walang tahanan, walang lupa, mga walang negosyo sa panahon ni Manuel A. Rojas. Sa panahon ni Elpidio Quirino, mga kanyang mga naging programa, kapayapaan at kaayusan, pagbibigay ng amnestiya sa halos lahat na kasapi ng hukbalahap. Amnestiya, binibigay ito ng kapangyarihan ito ng pangulo para bigyan ng pardon yung mga nahuli, no, para sila ay makalaya. Kasi karamihan sa hukbalahap, sa pilitan silang isinasama. No, para dumami ang hukbo, madaming mga binata, kalalakihan, babae ang tinuha. Ilan doon sa mga tala ay hindi na paalam sa mga magulang. Bigla na lang nawala. Yan. Amnestiya, kapag nakikita nila na nagbabago na ang isang preso, binibigyan nila ito ng kalayaan para magkaroon ng bagong buhay muli. Yan, sunod, rehabilitation, pangkabuhayan. Ito ay tungkol sa minimum wage para sa lahat ng mga manggagawa. Agricultural Credit Cooperative Financing Administration or ACCFA, layunin na makatulong sa lahat ng pangangailangan ng mga magsasaka. Labor Management Advisory Board, itinatag upang maging tagapayo ng pamahalaan tungkol sa paggawa. Pagpapalawig ng Mutual Defense Assistance Act, itinatag upang palawakin ang operasyong militar laban sa hukbalahap. O, sa taon pa rin na LP Chocorino, may mga hukbalahap pa rin. No, kaya pinaghuhuli nila yung di pa mapatay-patay na samahan. Ano pa, mga madaming programa para sa manggagawa. President Action Committee on Social Amelioration o PACSA, tungkulin nito ay pautangin ang mga biktima ng hukbalahap upang bigyan ng pagkain, gamot at damit. Economic Development Corporation o EDCOR, pagbibigay ng tirahan sa mga hukbalahap na naglalayong sumuko at magbabagong buhay. Kahit na may mga maling ginawa, di ba? Binibigyan pa rin sila ng pagkakataon para magbago. Paano lang may death penalty? Yan. Kasunduang Quirino Foster. Naglalayong may ayos ang pagpataw ng buwis upang makalikom ng pera at hadlangan ang pagtaas ng mahalaga ng bilihin. O, may mga taxes na pala noon. Ano pa? Yung mga matamang pagpipresyo. Yan, si Ramon Magsaysay. Sila siya yung unang gumamit ng jingle. Political jingle. Kaya umusong ngayon. Hanapin nga natin yung jingle niya. Hinaghanap. Nag-research pa. Siya yung una eh. Ramon. Magsaysay. Jingle. Ayan, nasa YouTube. Pero. Thank you.
Ayan. Yung our democracy will die kung wala si Magsaysay. Ayan, sa panulaan, maraming mga gumamit ng jingle, mga may mga tulang may tugmaan. Ayan, maraming gumamit ng mga slogan, gawa na slogan. Ayan, ito ang naman ang naging programa ni Ramon Magsaysay, Presidential Complaints and Action Committee, PCAC, tinatag upang marinig ang naing ng mga mamayan at malapit ito sa pamahalaan. Commission of National Integration, layunin na magkaroon ng higit na pagkakaisa ang Pilipino, lalo na nabibilang sa pangkat ng mga katutubo. Land Tenure Reform Act, binili ng pamahalaan ng malalaking lupa o asyenda sa mga asyendero at pinabili ng hulugan sa mga magsasakang walang lupa. Wow. Agriculture Credit and Cooperative Financing Administration o ACCFA. Farmers Cooperative Marketing Association o ADFA PACOMA. Nagpapautang upang may pambili sa sariling kalabaw, mga punla at iba pa pangangailangan sa mga magsasaka. Pananaliksik tungkol sa makabagong sistema ng pagsasaka at bagong uri ng binhi tulad ng masagana. 99. Sunod, pagpapatayo ng daan, tulay, poso, artesiano. Ang artesiano, ito yung mga product na gawa, human-made, gamit ng kamay. Patubig upang mapabilis ang pag-unlad ng mga baryo. Magnakarta ng paggawa, binigay na karapatan ng mga manggagawa upang magtatag ng union. Welga pa makikipag-ayos sa pamahalaan kung may problema sa pagpapasahod. Ayan. Pagsabi Southeast Asia Treaty Organization, CITO, preparation agreement, bayad na pinsala sa mga Hapones na ganoon pa rin sa mga Pilipino sa panahon ng digmaan. SSS, o kay Ramon Magsaysay. Layunin ay mabigyan benepisyo sa tulong medikal, pabahay, pautang, sa sahod, pag-aaral ng pensyon, nagre-retiro, no, iba pang benepisyo. Wow, sa kanya pala yun. Ang dami, magaling to. Magaling si Ramon Magsaysay. Carlos P. Garcia, patakarang Pilipino muna, Filipino First Policy. No, ayon sa programang ito, dapat bigyan muna ng lahat ng pagkakataon ng mga Pilipino na mapaunlad ang kanilang kabuhayan bago ang mga dayuhan. Programang pagtitipid. No, panghihikay sa mga tao iwaksi ang walang habas na paggagasta sa mga bagay na hindi naman gaano kailangan. Salip ay maging matalino sa paggasta at pagbili. National Market Corporation, itinatag upang tulungan ang mga maliliit na negosyante kasabay ng Retailers Act. 1955, Republic Cultural Award. Isang parangal sa natatanging Pilipino na kilala sa kanilang larangan. Wow! Layunin nito ay pasiglahin muli ang mga kaugaliang Pilipino. Kaya may Carlos palang ka-award sa panahon ng kalayaan. Filipino Retail Fund Act, layunin ay tulungan ang mga maliliit na negosyante. Yan, sunod kay Justado Makapagal. No, yung pagpapatupad ng batas reforma sa lupa. Sakahan upang mabigyan ng sariling lupa ang mga magsasaka. Agriculture Land Reform Code, Land Tenure Program, Emergency Employment Administration, EEA. Yan ang pagbabago sa petsa na pinagdiriwang ng araw ng kalayaan na dating July 4 ang naging June 12. Pagsikap na maibalik ang Saba sa Pilipinas. Kasapi sa samahang mafield Indo, samahan ng mga Malaysia, Pilipinas, Indonesia na kayang na kanya namang pinamunuan. Kasi ito yung mga malalapit na bansa na may malalaking kaugnayan pagdating sa kultura, sa wika. At sunod kay Ferdinand E. Marcos, isa sa ating mga naging mahusay na pangulo ng bansa. Yan, pagpapatupad na higit na malawak programa ng reforma sa lupa. May pagpapahalaga pa rin sa mga magsasaka sa agrikultura sa panahon ni Marcos. Pagpapalaganap ng mga paglilingkod,
pangkalusugan sa mga puok rural, mga probinsya, nagkaroon ng mga siguro mga ano health center yan. Yan pagpapatupad ng sa mga baryo sa una pagkakataon na kasaysayan ay mabigyan ng tiyak na parte ng kinikita ng pamahalaan. Mga yaman ng pamahalaan ay itinutulong sa mga mahihirap, partikular sa iba't ibang panig ng bansa. Pag baryo kasi kahit barangay, no, may tulong, naabutan ng tulong. Magpapatayo na higit 80,000 na silid-aralan para sa ating edukasyon. Yan, bukod sa kalusugan, nagpatayo din siya ng mga silid-aralan para sa magpapalawak ng pagpapalaga sa edukasyon ng Pilipinas. Ano pa, pagpapaganda, pagpapagawa ng mga lansangan, mga tulay, mga daan, yan. Green revolution ito sa mga ano to, production sa bigas, sa mais, paggamit ng higit na modernong irrigation system sa pagsasaka. Yan, sunod, pagpapalakas na kinusang cooperative. Ito mga kooperatiba na ito, isamahan ng papalakas sa pagpapayaman ng ekonomiya, ng sistema ng enerhiya, sa edukasyon, sa pangkalusugan, at marami pang iba na may kinalaman sa pagmaayos na paggamit ng yaman ng Pilipinas. Pagpapalawak na pakikipag-ugnayan pandaigdig ng Pilipinas. No, ganun pa rin, pagpapasiglan at pagtangkilit sa ating sining at kultura sa pamamahala ng unang ginang na si Imelda Marcos. No, kaya culture-based din ang panahon ng kalayaan. No, maraming mga dula, may maraming pagtatanghal pa rin sa panahon ng kalayaan, lalo na sa Bagong Lipunan. Yan, yung pagpapatayo ng Folk Arts Theater, Philippine International Convention Center at yung Cultural Center of the Philippines. Ayun pa, ano pa, tinuloy pa rin yung pagkakaroon ng ugnayan sa mga kalapit na bansa. Kaya pagsabi sa panon, programa din ni Marcos ang pagsabi sa Association Southeast Asian Nation. No, yung ASEAN country. Pinalawak ang serbisyo ng kalusugan. Itinayo ang mga health center, lung center, kidney center at Philippine Children's Hospital. Sa kwento ng aking nanay, may ano sila tuwing recess, may libreng pagkain bago mag-umpisa ang klase, may pagkain, may Nutriban. Yan, pagtatag sa export processing zone. Yan, sunod, masyadong controversial itong panunungkulan ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos dahil naitatag niya ang batas militar na ang layunin sana ay mapaangat ang problema sa kahirapan at matamo ang mapayapang buhay. Ngunit, hindi naging matagumpay ito kasi madaming nagsulputan na samahan na laban sa kanyang sistema ng pamamahala. Gaya ng mga komunistang grupo at yung New People's Army. Marami nagsasabi na ito ay sumisiil sa kalayaan ng mga Pilipino. No, kaya ito ang naging bunga, maraming mga kilos protesta. No, hindi lamang yung mga aktivistang Pilipino, maraming mga mag-aral, manggagawa. Maraming nagsulputan na samahan na laban sa pamahalaang Marcos. Nakakatakot kasi nasa kapangyarihan ng mga militar ang bansa. Lalo na may base militar pa rin ng Estados Unidos sa Pilipinas. Na kaya mahirap kapag ka ang Pangulo ay hindi niya na kaya kontrolin ang militar. Kapag walang communication ng Pangulo sa mga militar, baka makuha ang kapangyarihan ng mga militar. Ano pa, nakakatakot kasi mawawala ng visa Great of Habeas Corpus kapag ka may martial law. Wala nang pagbasa kapag ikaw ay nagkasala o may ginawa kang mali, huli, dampot agad, kulong. Kung ikaw ay marunong sumunod, hindi ka magiging biktima ng martial law. Maraming sa kasalukuyan, madami nagde-declare na sila ay biktima ng martial law kasi may tulong dyan na
kaakibat. Puputulin natin ang mga ilang konsepto higil sa bagong lipunan no, sa taon ng 1972. Kasi makawala na tayong mag-usapan sa pagtalakay na anyo na panitikan sa panahon ng bago ang lipunan. Kaya dumako na tayo sa katangian ng panitikan sa panahon ng kalayaan. Ito ay tungkol sa kalayaan, kaya may dalawang uri ng kalayaan na lumitaw sa ating kasaysayan. Una, ang kalayaan sa kamay ng mga Hapones. Pangalawa, kalayaan sa pagsulat ng mga manunulat na Pilipino. Sa panahon ng Hapones, may sensura. Sa kalayaan, wala. Malaya ang lahat. Kung naging malaya sa paraan ng Hapones, kasi malaya ka sa pagpili ng paksa mo, gamit ang wika na alam mo. Yan, malaya sa balangkas. Yan. Yan, ano pa? Ang mga Pilipinong manunulat ay nahirati. Pag sinabi nahirati, nagustuhan na ang pagsulat ng panitikan sa akdang Tagalog. Dahil nga pinag-utos dati ang bawal sumulat ng Ingles, maraming natutuo sa wikang at alam o sa wikang tubo sa Pilipinas. Pero may mga sulatin pa rin sa Ingles, no? Ma-impluwensya pa rin ang wikang Ingles sa panahon ng kalayaan. Kasi hindi naman agad nawala ang mga impluwensyang Amerikano sa panahon na ito. Nagpatuloy silang sumulat ng tula, nagkaroon ng pre-verse, naging malaya dati sa panahon ng Kastila, ano lang, karaniwan, may sukat at tugma, ngayon sa panahon ng Hapones ay naging malaya. Pwede nang bumalikwas sa tradisyonal. Sa Naysay, madaming sumulat na sa Naysay, maikling kwento, dahil naging ginto ng panahon ang maikling kwento sa panahon ng Hapones, nagpatuloy pa rin ang pagsulat sa maikling kwento. Dumami ang patalambuhay. Sunod, mas sumigla ang pagsulat sa panahon ng kalayaan kasi may makukuha kang awards. No, nandiyan na buo na ang Carlos Palanca Memorial Awards for Literature. Pinangunahan ni Ginoo Carlos Palanca Sr. No, layunin nito ay matulungan at mapagpatuloy ang pagtikilit sa pagsulat sa panitikan, hindi lang sa wikang Tagalog, sa mga pagsasalin, sa gamit ng Ingles, sa gamit ng Kastila. Yan, pagpapatuloy sa kaalaman pagdating sa panitikan. Yan, bumandila, mapaksain sa mga kalupitan ng mga Hapon, ang pangungulila, mga sundalo, mga pangunguli ng mga inas, kanilang mga anak. No, ayan pa, yung mga pangarap na napigilan at kasawian na nangyari sa panahon ng digmaan. Yan, ipinagmalaki ang mga panulat, ang kagitingan ng mga guerrilla. Sa mga usaping guerrilla na naging maingay o matunog ang pangalan ni Ferdinand Marcos. Marami rin sabi, kasama siya sa death march. Marami rin sabi, take news yun. Ano pa, si isang sundalo naman talaga si Ferdinand Marcos at isa siya sa mga sundalong Pilipino na tumulong para sa pagkamit natin ng kalayaan. Ano pa, mga kwento, mga parangal sa kagitingan na ginawa ng mga guerrilla. Ano pa, yung pagsasalarawan sa kahirapan na pinagdaanan nila sa kamay ng mga Hapones. Maraming sumusulat sa mga kwentong guerrilla noon kaysa sa kabuhayan ng bansa. Nabigyan pansin ang mga dating danas sa panahon ng Hapones. Sunod, mga paksaing gil saka pakipagkaibigan ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Yan yung kabayanihan ng ating mga bagong mesaheya. Maraming sumulat niyan. Mga panitikang pang-akademiko, dahil maraming nagtuturo na, mas pinapaunlad ang edukasyon, nagtuturo na ng iba't ibang asignatura, no, pagtuturo ng wikang Filipino, may mga akademikong gil sa balari ng Pilipino, sa matematika, sa siyensya, sa mga usaping politikal, sa mga pangyayaring sosyal, pagtuturo ng kasaysayan, at pagtuturo ng mga katutubong kultura o kalinangan. Sunod, nagsulputan ng mga kabataan mag-aaral sa pagsulat ng panitikan. Dati, mga kabataan ng dating panahon pa ang sumusulat. Pero madaming, dahil nga sa mga awards at pagtuturo, culture-based sa panahon na ito, madaming mga mag-aaral na tumangkilik sa panitikan ng Pilipino. Kaya marami tayong makikilala ng mga manunulat
na naging mahusay sa tula, sa maikikwento, sa nobela sa murang edad. Ganun pa, dumami ang mga lingwistikang Pilipino na sumulat ng mga librong pambalari na. Nandito, maraming samahan ng komisyon sa wika. Ano pa, madaming sumunod sa yapak ng pag-aaral sa balari ng Pilipino ni Lope K. Santos. Nandiyan si na Constantino, si Consuelo, si Teotane, si Panganiban. No, ayan, pagsulat at pagtuturo ng panitikan, tinuturo kasama sa kurikulum, pang-akademiko, maraming akda pang panitikan at na nagsaliksik sa mga tulang na maikling kwento, mga sanaysay, dula, nobela na meron sa Pilipinas at tinuturo ito at binibigyan pansin ng pagpapahalaga sa panitikan, sa pagbasa, sa pagsulat. Yan. Ano pa, yung mga akda na naisulat sa panitikan ay itinuturo din. Napayabong ang dulaang Pilipino. Naging trabaho ito sa panahon ng Hapon kasi naging trabaho na ang dulaan. No, nagpatuloy ito dahil maraming mga teatro ang nailikha gaya na nabanggit ko sa pagtalakay sa Hapon. No, may naging kurso ito sa tulong ng mga kabataang magdudula. Dahil may sumusulat na katabuhay, nakilala muli ang nobela. Hindi ganun ka titindi ang pagsasalaysay, hindi pang kasaysayan na nagkaroon ng mga iba't ibang dulog, may romantisismo, may realismo, sosyalismo, at marami pang genre pang reliyon, pang pamahalaan, pang lipunan na inilalarawan sa nobela. Nabuhay ang mga pamahayagan gaya ng liwayway, bulaklak, ilang-ilang, sinagtala. Dahil buhay ang panitikan, maraming lunanan ng mga sulatin. Pagsulat ng realistikong maikling kwento, paksain, dito ay maraming may maayos na kahulugan, makatotohanan ng mga pangyayari, no, may mga mabubuting tauhan. Sa maikling kwento, maraming tuluyan ng talong buhay ng mga bayani, mga taong may magandang naidulot sa reforma, mga propagandista, yan, mga nakilala sa panahon ng mga mananakop, maraming ganong ano, sulatin. Yan. Isa na dito yung pagtuturo sa buhay sa mga akda ni Rizal. No, ito yung mga akda na o mga aklat na sinulat tungkol sa buhay ni Rizal. Nang musmus pa si Rizal at ulirang mag-aaral na si Rizal na sinulat ni Diosdado Capino. Ang buhay at mga akda ni Rizal ni Ben Ungson. Rizal, ang bayani at guro at iba pa ni Domingo Landicho. Gabay sa pag-aaral ng Noli at El Pili ni Efren Avoeg. Sunod, pagbuhay sa pamahayagang Ingles. No, may impluwensya pa rin, nandito pa rin ang mga pagkakaibigan ng Pilipino at Amerikano. No, at kasama na ang Ingles bilang opisyal na wika umiiral sa Pilipinas. Diyan ang pagbabalik sa pre-press o yung nawala ito sa panahon ng Kastila. Morning Sunny, Sergio Osmeña Sr., Daily News at Bulletin at marami pang pamahayagan. Sa mga susunod na slides, sila ang mga taong naging kilala sa pagdating sa pagsulat ng iba't ibang panitikan. Si Alejandro Abadilla, mahusay siya sumulat ng tula, mahusay din siya sumulat ng sanaysay. Kilala siya bilang aga, siya ang father of modern Tagalog poetry. No, isa siyang magandang nag-aral sa sanaysayang Pilipino. Isa siyang nobelista, kritiko. O, mananaysay din siya. Ayan. Ilan sa mga akda niya na nakilala. Mga pilingkatha, mga piling sanaysay, may klingkatha ng 20 pangunahing author. Kompilasyon ito ng mga magagaling sumulat sa maikling kwento noon, Parnasong Tagalog ni Alejandro Abadilla. Sunod, si Teodoro Agoncillo, isang mananaysay. Kasama niya dito si Renato Constantino. Siya ang mga nagtala, nag-aral sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung mga kanyang akda ay mga
nasyonalismo akda. No, si Genoveva Matute, isa siyang kilalang kwentista. Pag sinabi kwentista, sumusulat ng maikling kwento. Ito yung mga maikling kwentong naisulat niya. Ako isang tinig, kwento ni Mabuti, parusa, paglalayan sa puso isang bata. No, isa din siyang guro, isa din siyang nag-aral na isa din siyang linguist, no, nag-aral sa Balari ng Tagalog. Yan, unang nagkamit na Gatimpala Palangka Award sa kwento ni Mabuti. Sunod si Rufino Alejandro, isa siyang kilala sa pagtuturo ng sining at pamamaraan ng pag-aaral ng panitikan. Isa siya sa pinakamahusay na guro sa panitikan. No, nagmagaling siya magturo ng dula, ng maikling kwento, ng tula, ng nobela. Yan. Si Efren Abueg, manunulat ng mga piling, akdang Pilipino. No, kilala siya bilang mga editor, mga manunulat sa maikling kwento, sa mga fiction, sa sanaysay, isa din siyang guro, no, copywriter, no, nag-aaral din siya ng kultura sa Pilipinas. Yan, mababasa ang kanyang pangalan sa Liwayway, sa Bulaklak, sa ilang mga pahayag ng Pilipinas. Yan, sunod si Junicio S. Salazar. Si Junicio S. Salazar, kilala siya sa pagsulat ng mga kantang pang patutubo. Yan. Nagsasaliksik din siya ng kultura ng Pilipinas. Ano siya? Baka Rizal. Isa siya manunulat sa pamahayagan. Yan. Isa siya din siyang translator. Philippine language translator. Isa mga ganti pa lang nakuha niya. Ilan sa mga iba pang sumikat na akda. Sa panahon ng kalayaan, ako ang daigdig ni Alejandro G. Abadilla. Ano natin yan? Susurihin. Sunod, yung mga akda ni Pedro Dandan. Kasabayan ito ni Genoveva Matute, isa ding mahusay sa pagsulat ng maikling kwento. Isa sa kanyang akda ang Manipis na Palad. Sunod, mga akda ni Serafin Ginigundo. Si Serafin Ginigundo, magaling din siya sumulat sa dula, ng nobela, ng panitikang Ingles. Yan, ang nagmamadali ang Maynila. Yan, bukod sa mga nabanggit na akda at manunulat, may ilan pa din na nakilala. Isa na dito si Inigo Ed Regalado, ang kanyang mga tula, ang matanda at ang batang paru-paro. Mga tula din ni Alcu Perez, Pilipino, Saan Patungo, Madaling Araw, na nobela ni Inigo Ed Regalado, Pagtatanghal ng Mga Dula ni Severino Reyes. Ang mga akda din na dula ni Severino Reyes, panahon pa ito ng Amerikano, pero itinatanghal, no, kasi dahil sa ganda at husay sa panulat ni Lola Bash. Panyaga at maikling katha ni Liwayway Aseo, kilala din sa mga mahuhusay noon na panahon ng Amerikano at Japones, no, sa pagdating sa panitikan. Tahanan at Walang Ilaw at nobela ni Julian Balmaseda. No, mga nakilalang manunulat sa panahon ng Amerikano, Japones, na pinapatuloy at tinuturo ang kanilang mga akda. Yan, yun na huling slide para sa pagtalakay na mag-unlad ng panitika sa panahon ng kalayaan. Ulit, no, sa panahon na ito, ng liberasyon, ng kalayaan, ay muling sumigla ang mga manunulat ng panitikan. Nakita ang mga suporta ng pamahalaan, ano pa, bumandila ang mga paksain hinggil sa mga kalupit na ng mga Japones, karanasan ng mga gerilya, sa buhay ng panahon ng paligim-ligim na digmaan, sa kamay ng Japones. Ano pa, nagkaroon ng malaking suporta pagdating sa pagsulat ng panitikan, no, mga grupo sa mahana pagpapahalaga sa panitikan, kultural ng bansa. Nagkaroon ng maayos na pagitan mula sa mga kalapit na bansa, lalong higit sa mga Amerikano. Yan. Sa kasalukuyan, tatandaan, no, Pilipinas, Japones,
at Amerikano ay tunay na magkakaibigan o magkakaibigang bansa. Patuloy ang pagtutulungan sa isa't isa at patuloy na pinapanatili ang kalayaan. Yan, dito na natin tatapusin ang ating klase. Naway naging malaya ang bawat isa sa pagtanggap ng karunungang natutunan ngayon. Yan. Maraming salamat sa lahat na nakinig. Hanggang dito muna ang ating diskusyonan sa kasaysayan na panitikan. Hanggang sa muli, paalam.